4th District of Pangasinan, the cradle of record holders in the field of cycling. Kasi po pagka kumahanan po sila ay manawag yan. The home of the 4 Pangasinense cycling greats. Cycling greats. The race is on, ladies and gentlemen. The race is underway. This is the first Pangasinan 4th District Cycling Challenge dito sa Pangasinan. All Pangasinan residents lang po ito, no? For your information, ikutan po namin ang buong 4th District in the meantime, ano? Ikot muna kami sa Dagupan, then after Dagupan, dabas kami ulit sa dito sa Pangasinan La Union Road, then San Fabian. Then you U-turn to San Jacinto, then Manawag, then balik sa San Jacinto, then Mangaldan, balik ulit San Fabian. Then from there on ay magkakaroon na ng 3 laps, ano? Paikot lang within San Fabian, San Jacinto, and Mangaldan. Here we go. Ayan po ang mga 60 participants for the first Pangasinan 4th District Cycling Challenge na ginaganap ngayon dito sa today is Mother's Day. At siguro bago nila i-meet yung mga mother nila mamaya, no? Dapat medyo may ano sila kahit papaano panregalo, no? Ito si Kisumen. Speaking of the devil. Of course, Team Philippine Army pa rin ba? Ayo, matibay na matibay. Nakita ko si Sir Reynaldo Navarro, ah. Gumagabay pa rin ba? Oo nga, retire na, no? Oo nga, eh. Sino ngayon ang team captain? Ikaw na? Oh, eto na. Okay, by the way, team captain ng Philippine Army nasa harapan natin, ha? Veterano ng ano to, Ronda. Okay. Ito po ang hometown of the 4 Pangasinan Cycling Champions. Gita tayo ng konti. Gita tayo ng konti na para, of course, ayan po ang kanilang Mangaldan Public Market. Nandito tayo mismo sa Mangaldan Public Market, ano? Ang dami nito, 60. Halo, this is an open amateur competition. Ayan po, Dagupan. Proper na po tayo ngayon. Ito po ang first Pangasinan 4th District Cycling Challenge. Backed by the provincial government of Pangasinan. Governor Ramon Guico, Congressman Christopher De Venecia, San Fabian Mayor Marlene Agbayani, and Vice Mayor of San Fabian na si Constante Agbayani, and likewise itong si Honorable Vice Mayor of Mangaldan si Mark Stephen De Venecia Mejia. 60 riders po to. Alright, ito po ang official flag off, meaning start of the race. Ito po sa Bunuan mismo in Dagupan City. Ngayon po itatahakin muna nila, iikutin pa nila muna, dadaanan pa muna nila ngayon. Hindi pa sila didiretso sa Manawag, ano? Diretso muna nila sa San Fabian. Okay, dire-diretso, may nagbabanata na. Trying to, of course, force the pace. Titingnan natin, maiiwan ang, kumbaga sabi nila, maiiwan na. Iwanan na ang mga talagang hindi na kailangan dito.
para sa Mother's Day kay Mother. Gagawin ko ang paraan para manalo at pakita sa kanya na hindi siya nagkamaling, ako'y pinanganak. Okay, start of the race, ladies and gentlemen. Medyo mahabol kami ngayon. At hindi naman masyado makakalayo yan. Still traversing the San Fabian Bunuan Road. Dire-diretso lang po tayo. Alright, ito po ang Dagupan, Bunuan, San Fabian Road, en route to San Fabian, kung saan po sila iikot muna bago sila pasukin ng San Jacinto, then manawag, ano? Titignan pa rin natin ang traffic situation dito sa Dagupan or manawag, ano? Sa manawag po ay medyo hindi pa natin ma-expect kung magkakaroon po ng ma-impair po ang race just because of the traffic situation. Ito, kumpul-kumpul na. Papasok, pipilitin po natin mga pasok. Ito, makakasingita tayo dito sa gilid, ano? Kasi inuna po natin muna ang harapan kanina. Pinakita na natin sa kanyo ang harapan ng race bago sila officially flagged off by the race organizers. Ayan, papasok na po tayo dahan-dahan. Alam. Tayo po ay within a touching distance dito sa ating mga kalahok para sa kauna-unahang Pangasinan 4th District Cycling Challenge na talagang itinampok ni wala pong iba kundi si Governor Ramon Gico and 4th District Congressman Christopher De Venecia, San Fabian Mayor Marlene Agbayani and Vice Mayor of San Fabian si Constante Agbayani, including itong si of course Mark Stephen De Venecia Mayor, Vice Mayor of Mangaldan. So nandito po tayo ngayon. Kilala po kasi ang Pangasinan dito sa mga Bakawan, ano? Nandito po tayo somewhere here in mga Bakawan. Yan po nakikita nyo, hindi po mga ano yan ha, hindi po ilog yan, kundi mga talabahan din yan, bangusan at kung ano-ano pa. By the way, si Honorable Christopher De Venecia is also the committee chairman of Creative Industry and Performing Arts of the House of Representatives. He is the son of the five-time Speaker of the House of Representatives, Jose Claveria De Venecia. And siya rin po, isa po siyang kumbaga cycling enthusiast, no? Siya rin po ang isa sa nagtatag ng bikers din in Inmalog Sur dito sa San Fabian. Yan po pinakasikat na tambayan ng ating mga cyclists dito sa within 4th District at may iba dayo pa from Tarlac at some other provinces in Ilocos region. Kakaliwa po sila muna in the meantime dyan sa San Fabian, tapos babalik ulit sila dito papunta sa Mangaldan, then pasok sa San Jacinto, then manawag, balik sa manawag, then papasok ulit sa San Jacinto, then Mangaldan, pasok ulit sa San Fabian, at from there on magsisimula na po ang tatlong lap. Paikot na po yun, puro San Fabian na lang, San Jacinto and Mangaldan po ang iikutan nila mamaya maya. So ito pong unang ikot, ano? Bali pang apat to eh, kung sa mga ikutan. Ito pa medyo pinakamahaba na kanilang iniikot, ano? Yung loop mamaya mga 14 kilometers lang yun, ano? Yung ikutan, mga ganun, ano? Yung last three, no?
So ito po mga kaibigan, dito po sila sa boundary ng ano na ng San Fabian at Mangaldan. Ito po yung in 1818 ano dito sa somewhere here in this particular place ay nagkaroon po ng dispute ang Mangaldan at ang San Fabian concerning kung sino po magyayari nitong particular part ng lugar na to. At in 1900 na settle na nila finally kasi nag-uusap yung dalawang mayor of the two municipalities, San Fabian and Mangaldan. Yan po ang Longos ano, sa Longos. Tama, Longos yan ano? Yun ang Longos. So nandito po tayo sa San Fabian once again para po for the mag-u-turn pa rin sila dyan. Pabalik ulit dito, kagad-agad dyan. Kaya siguro wala pa sigurong 10 minuto. Nandito ulit sila eh, no? Mabibilis to, given also na present ang mga pro dito and of course yung mga amateur na parang pro na rin kung pumidal. So dire-diretso tayong live. So it will be a kumbaga regular ano na tong pag-aano natin, no? Pagko-cover natin ng mga live. At alam mo naman nasa puso ang offers given the Tour of Luzon days, years at Malboro Tour ay talagang hindi nalingid sa ating pamilya ang makapag-cover ng mga ganito, no? So eto na tayo ngayon sa may bandang papuntang Municipal Hall kung saan sila mag-iikot, ano? Pabalik ulit dito sa Mangaldan. At medyo nawawala-wala pa rin ang ating signal. Bakbakan na po itong mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang ang ating coverage. At medyo nawawala po ang ating signal. Titingnan po natin kung saan sila banda dito mag-u-turn. Because we were occupied, preoccupied kanina, no? Hindi natin ma-monitor yung ruta. Pero iikot sila ulit pabalik dito sa may papuntang Mangaldan. Then pasok sila sa San Jacinto via Angyo. By the way, ang Barangay Angyo ang isa sa mga unang tinatawag nating unang San Fabian yan, eh. O eto na nga, ang Angyo. So this is en route to Barangay Angyo going to San Jacinto, Pangasinan. Pilitin natin makauna idol, ha. So still nasa likod pa rin tayo ng race, medyo mahaba-haba pa naman to. Bakbakan, so pwede na tayo makapasok diyan. So, but yet we still err on the side of caution. We really have to be cautious dito sa pagpasok dito. Medyo masikip dito sa Barangay Angyo na to, papunta sa San Jacinto na to, no? They're on the way to Manawag, ha? By the way, itong San Jacinto ay isa sa mga kumbaga dito po ginagawa mga basket, oh, saka mga dinudurog ang mga graba for para maging buhangin at may mga poultry dito at marami pa may iba dito sa San Jacinto. At ang Manawag po, given also na it's a pilgrimage destination na pupuntahan nila ngayon, ang Manawag, ano? Isa sa pinakamatandang municipalidad na rin na Pangasinan yan. Dati pong kabilang dyan ang Municipality of Lawak. But through Republic Act 6485 in 1972 by virtue of Republic Act 6485, kung hindi ako magkakamali ay na-separate po ang Lawak, isang barrio po sa Manawag alongside 20 barrios dito sa Municipality of Manawag in 1972. Pero yun lang po ay nagkaroon lang po medyo delay, oh, in 1980 saka pa lang po talaga completely naging hiwalay ang Manawag dito sa Lawak
Diyan sa Lawak, Pangasinan po, taga dyan po si Rufino Gabot, ang kauna-una Pangasinan Cycling Champion. Diyan po si Mark Julius Bordeos din, dito sa Lawak, Pangasinan. Ano? By the way, ang Lawak, Pangasinan, matatagpuan mo yan pag nag-exit ka ng Binalonan. Ano? Papunta ka kunyaring Manawag, mas maunang Lawak. Yan ang unang sasalubong sa'yo. O yan, mayroon na tayong casualty, isang pusa, ano? Na slaughter dito sa kakalsadahan na to. Medyo busy road din to. Pasok tayo ng konti. Nandito tayo ngayon sa medyo puwetan, no? This is the official race na to, no? We're just flag off. At nandito po sa harapan natin mismo si John Paul Loretta, climber. At umaasa pa rin sila dito na kumbaga makakuha ng magandang finish dito sa competition na to, given that this is a relatively flat terrain itong rutang ito ng first Pangasinan 4 District Cycling Challenge. Hindi po nila dadaanan, hindi po sila papasok ng Inmalog ngayon sa Kalimitomeeng. So this is a flat terrain itong dadaanan nila. Kaso nga lang medyo busy road, oh. Busy road itong dadaanan nila na to. Yan si John Paul Loretta na po yung nasa, ay si ano po to, yes, si John Paul Loretta po yung nasa harapan. Nakapwesto ka agad siya dun. Mabilis, ah. So ngayon po, sino po nauna na to? Most probably si L. Joshua to. Okay, so right now leading the race at this particular, at this juncture is L. Joshua Carino, ladies and gentlemen. At 41 kilometers per hour, Joshua Carino, a solo breakaway, just escaped from the big bunch. Ngayon po ay he is about to be devoured nitong mga nasa likuran niya. Medyo magpapahinga muna siya, and then siya po ay nag-iinganyo ng kanilang, may mga team-team din sila dito kahit papaano ganyan, ano? Bumuo sila ng sarili-sarili ng team para siguro makabuo sila ng magandang ano, finish dito sa first Pangasinan 4 District Cycling Challenge na to. So nakita natin ang nag-breakaway, ano? Short-lived lang itong si L. Joshua Carino, a known climber. Pangalawa ito, kung titignan mo, kay L. Joshua, kay Jun Ray Navarra sa Philippine Navy sa pagdating sa bundok, ano? At right now, merong nangunguna po sa atin ngayon. Nasa record lang natin. Identify natin mamaya-maya to. Medyo magkakamukha po sila, hindi lang po sa damit, kundi sa kanilang mga eyeglasses or sunglasses. So, dalawa po nagbe-breakaway. Wala po si Oranza dito, given that this is an all Pangasinan riders ang mga nandito. Malalakas po talaga ang mga taga-Pangasinan. Talaga pong hindi nyo madi-discount ang ano nila. Nasa jeans yata, eh. So nandito po rin sila. Sana sinto na ba ito? Wala pa, no? Kasi magse-separate dyan yata yung tulay, eh, no? Ayan po, may nagpumupuga po mga kaibigan dito sa may bandang kanan. Ayan, number 29 and 8. Si Jesse Sembrano po yung 29 at yung number 8 po ay si Kenneth Solis. By the way, sige, lapit tayo sa dalawa. By the way, itong si Kenneth Solis, if I'm not mistaken, he's the LBC Ronda Pilipinas 2020 Stage 9 winner. It's a bunch finished buto, no? Itong si number 8, si Kenneth Solis yan. Ay, an LBC Ronda Pilipinas lap winner in 2022. In 2020, Stage 9 anniversary race ng Ronda Pilipinas. Nandyan po sa harapan ngayon. Parang para si Kenneth Solis, nasa late 20s na to. Itong si Kenneth Solis ngayon, no? At ang kasama niya po ay si Jesse Sembrano ng mga Ngaldan, ano? Si Kenneth Solis po, by the way, siya po ay taga Malasiki.
Sintanda rin po ni El Joshua yan, ano? Pero sa ngayon po ay 29 years old po siya. Itong si Kenneth Solis. Kenneth Solis, ladies and gentlemen, was born on October 22, 1993. That's about, siguro, about 9 months after na pinanganak si L. Joshua Carino na taga Pangasinan din, nakalahok din dito ngayon. Ayun po, wala rin po. Hindi rin po nagtatagal noon, papabilis lang nila yung pace, pero to no avail. Their efforts went down the drain at this juncture. Mainit ang laban po to, sabagat ay 34.2 degrees Celsius po ang temperatura dito ngayon. Pressured po sila ng kainitan ngayon, talagang pasado alas 10 na at 10:42. Ito na po mga kaibigan ng tulay na nagsaseparate ng San Fabian at San Jacinto, ano? So may nauna pa pala ang breakaway siya. Idol. Meron pa pala nauna. So okay, medyo meron pa hong mga nauna pa pala, no? Medyo hindi po tayo na guide, oh. Yan na ba yung nauna talaga? Diting na ba yan? I-verify pa po natin yun, medyo watak-watak po sila ngayon at medyo masikip po dito sa portion ng kanilang ginugulungan ngayon dito sa may San Jacinto na to, no? Well known for hand basket saka basket making saka ano, gravel and sand and poultry nandito po at marami pang iba at even agriculture ang mga hanap buhay dito sa San Jacinto, no? Idol, doon tayo sa breakaway. May komisar na dyan, oo. May mag-aayos sa kanila, bahala na sila dyan. Mag-concentrate tayo sa race. Sa traffic, bahala na sila. So ito na po ang municipality of San Jacinto dito sa Pangasinan. Medyo busy po ang road at kitang kita nyo, Linggo po ngayon. At Tabi, kanan. By the way, itong first Pangasinan, medyo magulo po ang area po dito ngayon. Reminiscent of ang pogi ng Pangasinan cycling event in Pangasinan last year on April 30, 2022. Medyo napuno na. Natuwa po ang mga taga-peloton dahil makakasunod sila na maaga dito sa mga nag-breakaway. Nandito po tayo sa likod ngayon at 60 po itong mga participantes na to. Ayan po, nagkukumahog na makalapit dito sa mga na-traffic na breakaway. Ayan, hindi po natalang may iwasan, ano, na busy municipality ito given na Linggo ngayon, marami nagsisimba at wala na pong ibang alternative route or alternative or bypass road itong San Jacinto, no? After San Jacinto is Manawag na, another kumbaga traffic nightmare ito para sa mga ibang mga marshals na kung paano nila ma-handle mamaya ang situation na hindi itong mga ating mga riders will remain unimpeded ng ang ganda po ng angguluhan niya, no? Talagang ang ganda ng kulay nila pag naka-uniform talaga sila. It reminds me of a race organized by the Garcias on April 30, 2022, no? Dito sa Sual, Pangasinan, no? Ito po ang ang pogi ng Pangasinan. So susubukan po natin makapunta sa harapan at titingnan natin yung update ngayon. This is the main bunch, this is the main pack. And L. Joshua nandito po sa gilid ng baseline ngayon.
Medyo nagbibigay ng command itong si L. Joshua Carreño sa kanyang mga teammate, kung sino man yung mga teammate niya ngayon. And certainly hindi po Philippine Navy ang nandito ngayon, no? May sarili siyang team dito ngayon sa Pangasinan, given na all Pangasinan to. All Pangasinan residents lang tong nangyayari na to, no? So napuputol pa rin po ang signal natin. Okay, yung distansya natin ito. At si Kenneth Marama po nandito ngayon sa harapan natin, from Bugalyon, Pangasinan yan. Or Dagupan, itong si Kenneth Marama, kung di ako magkakamali, ano. Mga taga Bugalyon nga din kasi nandito eh. So ito po mga breakaway pala. So pupunta tayo, dadako tayo sa mga breakaway. Tatlo tong nakikita natin. If indeed, ito yung breakaway, i-check pa po natin, ano, i-verify natin kung sila nga to. At meron pa ho yata, no? Mga chasers lang din yata to. Meron pa ba sa harapan? Ayan po mga kaibigan, bakbakan dito sa San Jacinto, en route to Mangaldan. Ayan po mga kaibigan, bakbakan dito, bakbakan doon. Pati ang mga peloton ay kinakalampag na itong mga breakaway, escapees na ito, jumping ahead of the main bunch, Bonnie Joe Martin in front. At sinusundan po siya mga kaibigan itong si rider number 47. Wala pong iba kundi si Ramraj Carrion. Marami ito gustong pumanik sa nawawala na naman ating live. So tuloy-tuloy lang po tayo ngayon to. About 7 riders to nakikita natin ngayon. 34, 40, 7, 25, 24, 11, and 47. So si number 40 po ngayon ang Aidan James Mendoza po ngayon ang nasa harapan. Aidan James Mendoza. At ano bang number yung pangalawa na yun? Number 7 ba yun? Si that's Andre Domingo, the son of Henry Domingo ang pangalawa. Check it out. At of course mga palit, pulling off is Aidan James Mendoza. Pumipweso sa likod si Aidan James Mendoza ngayon. At ang nasa harapan mo ngayon ay si number 34 na si Leonardo Valdez of Lawak, Pangasinan. At nasa likuran po niya ay si Bonnie Joe Martin of Excellent Noodles na ngayon ay pulling to the front. Itong si Bonnie Joe Martin, of course from Villasis, Pangasinan. Bonnie Joe Martin, ladies and gentlemen, was born on February 15, 2003. Itong si Bonnie Joe Martin, or November 30 to. Sorry, November, matanda na to si Bonnie Joe eh. Kumbaga, hindi naman matanda, veterano na rin ang edad. Of course, born in siguro kaya Bonnie Joe, ano? Bonifacio. Bonifacio Day siya pinanganak eh, November 30, 1992. So, matanda ito kay ano, kay Ronald Oranza. At itong kay yung mga sumali rin dito ng mga Pangasinense, like itong si L. Joshua Carreño, Bonnie Joe Martin, November 30. No wonder yung pangalan niya ay Bonnie. Stands for siguro Bonifacio kasi November 30 pinanganak eh. Oh, another trivia from Dwayne Entertainment, ha. Tabi. Right, sa ngayon po, titingnan po natin ngayon. Matibay din yan si Bonnie Joe. Mahaba-haba ang trangkuhan yan. So ngayon po, dalawang grupo po na nakikita natin ngayon. Tatlo na pala. Tatlo na. Main peloton ang nasa likod. Pangalawa po ang second peloton. At ito po ang breakaway ngayon na nakikita natin po si number
34 na si Leonard Valdez na sinusundan siya ni number 12 na si Marco Salvador of 7-11. Then Bonnie Joe Martina, pang-apat po, hindi natin makita ang numero. Most probably number 24 to, Gio Quaresma, no? From Bagualion, born in on July 24, 2002. Itong si from Bagualion, si Gio Quaresma. 3, 6, roughly 7 riders itong nasa harapan natin. Papunta sila ngayon, papasok na sa Manawag, Pangasinan. The pilgrimage destination here in Pangasinan. Dito po malolocate ang Minor Basilica of Our Lady of Most Holy Rosary, also known as Nuestra Señora de Manawag. Ito na po sila, striking distance dito sa, or stone's throw away dito sa Manawag Church, also known as Nuestra Señora de Manawag. By the way, itong Manawag, ano, ay talagang mapaghimala ito. At patron saint of the needy, sa nga may mga parang patron saint of the poor din to, eh, sa kay mga nangangailangan ba itong Manawag. Kaya lahat may mga problema dyan, dinadayo itong Manawag, ano. Ito ang patron saint ng mga problematic or mga nangangailangan, ang Manawag. Siya po ay officially Minor Basilica of Our Lady of Most the Most Holy Rosary, also known as Nuestra Señora de Manawag. Nasa harapan niyo po ang Manawag Church ngayon, na talagang kanila pong babagtasin. At sila po ay kakanan dyan, if I'm not mistaken. Kakanan ba o kakaliwa? So kakaliwa po sila dyan. Kasi po pag kumahanan po sila ay Manawag yan, o Odaneta. U-turn lang po dito, U-turn lang. So medyo talagang ating pong kinakalabog ang Municipality of Manawag ngayon. Manawag, Pangasinan, ladies and gentlemen, a pilgrimage destination here in the province of Pangasinan, which has 44 municipalities under the leadership of Governor Ramon Gico. And under the leadership of wala pong iba kundi si Honorable Christopher Divinesio. This is Manawag, Pangasinan po, under 4th District of Pangasinan. Ito na po ang sinasabi natin. It's a nightmare here for some marshals, because nabubulaga po ang ibang mga unsuspecting riders dito, na ngayon po ay medyo maluwag-luwag, ano, nasiko natin, na ano, nahawi ng maayos. Yan po, ganyan po kagandang mag-organize ang mga Garcia, ha? That is why talagang batikan po mga veteran na race organizers itong mga Garcias, like itong si Manong Jess. Nagkaroon siya ng about nag-start siya ng mag-organize in 1974 dito sa Mangaldan Grand Prix. Dito siya nagsimula, eh, no? Eto na, pabalik na tayo ulit sa Mangaldan. San Jacinto muna. San Jacinto muna tayo. Then, Mangaldan, diretso, no? Hindi na tayo papasok sa Angyo, no? Hindi na po. Tapos mamaya tayo, babalik ulit tayo. Oo. Ang ganda ng laban dito, mga kaibigan. So, yung mga, pakishare lang po, mga kaibigan. Pakishare lang itong ating live coverage, no? Ito po ay medyo napuputol lang po kanina yung signal natin. Paki-inform everybody that the our live stream was diverted into another post. Okay. Ang gulo kayo na doon, ah. Pero yun na yung pinaka-last natin, ano. Hindi na tayo iikot ulit ng Mangaldan mamaya. Maglalaro na lang po ang race mamaya dito sa Mangaldan, San Jacinto and San Fabian. Tama ba? Yun nga, tatlong taons na lang po mamaya, hindi na tayo iikot dito. So iniikot lang natin in the meantime ang whole 4th district, comprised of City of Dagupan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Ayan. Including Manawag. So medyo ang problema nga dito, nalito yung ating mga live stream viewers, ano?
So still everybody's game, ladies and gentlemen. Nandito po sila ngayon sa San Jacinto ngayon. Another problematic scene naman ating ini-expect pagdating dito sa kabayanan ng San Jacinto ngayon. Titingnan natin of the marshals there. Na-inform na pag, dahil parating na itong bagyo. Bagyo ng mga siklista na papasok dito sa municipality of San Jacinto. Yan po, naiikot na po natin ng mga kaibigan, ang ating mga live stream viewers, kung ano po ang nasasakupan ng 4th District. Kaya nga po, napasukan na natin lahat from San Fabian, City of Dagupan, then San Jacinto, Mangaldan. So pasok na tayo sa breakaway, idol. So nakita nyo kung paano talagang pumupuga ang mga nagbe-break dito sa third group na ito. Most probably this is the main bunch. At ito, puga dito, puga doon ang nangyayari ngayon. So now entering the municipal proper of Jacinto, San Jacinto. Dito tayo ngayon, tingnan natin kung nandito pa rin sila Marco Lumano, Bonnie Joe Martin, Andre Domingo. Ilan to? Mga anim ba to? Lima. Limang rider tong nakikita natin. Nandyan pa rin of course ang pinakamatika, si Bonnie Joe Martin. Sino pinasa harapan? Number 4, Warren Bordeos of Lawak, born on August 22, 1997. Matanda lang siya ng mga 5 taon kay Bonnie Joe Martin. Oh, matanda lang ng 5 taon kung si Bonnie Joe Martin dito kay Warren Bordeos, ano? Number 12 ngayon ay si Marco Salvador of 7-11. Di kay malabil itong titleist of Grand Fondo. Titleist to. Nanalo po sa Indonesia in 2022 itong si Marco Salvador Lamanog. At for your information mga kaibigan, may isang solo breakaway in the person of number 35. That's Dennis Gabaldon. Dennis Gabaldon of San Manuel. So to si Dennis Gabaldon, taga San Manuel po ito, no? Suki ito, marami taga San Manuel like Marco Salvador Lumanog, si Steve Hora, si Jingo Tabayoyong. 1994 po pinanganak to si Jingo Tabayoyong, ano? Ayan po, nilapitan at medyo nilamo na ni, kung di ako magkakamali, si Bordeos ito, no? Yan ang mga kaganapan dito ngayon. Nandito po tayo sa San Jacinto ngayon. Para na rin po kayong nagko-cover ngayon. So Bonnie Joe Martin captaining the ship, the 6-man ship. Oy, okay. Ayan po mga kaibigan, ay ito po ay as the upper hand itong si Marco Salvador Lumanog ngayon, na still continues to break the wind for the 6 riders na kabilang dito sa first breakaway na to. Nandito po ngayon sila sa San Jacinto, Pangasinan, among the 44 municipalities and among the 4 municipalities in 4th District of Pangasinan. So ito po ang traffic situation ngayon dito. Napapasukan nila na nahawi na ng ating mga, alright, 6-man breakaway, ladies and gentlemen, ang nasa harapan natin ngayon. At pinipilit pa po natin maging ano, lumawak itong dadaanan nila. At sana wala pong tumawi dito sa ating well man po ito mga kaibigan. Nakita mo yung mga pulis, ano? Every 50 meters may pulis po mga kaibigan, na talagang hindi ka makakatawid for the arrival of these riders na magta-traverse itong San Jacinto ngayon.
6-man po itong nasa harapan nyo, 6-man breakaway at this juncture. At medyo kahit papano, kahit anong gawin nyo po, talaga medyo sumisikip. Medyo sumisikip pa rin at medyo yung mak... Uy! Uy! That was close, ladies and gentlemen. Kasi marami pa rin iba na pinipilit pa rin nila kahit na ilang beses na pag-ahawi ng mga police officers dito ay talagang hindi mapigilan. Ano, napaka-delikado rin kasi talaga. Linggo ngayon at Mother's Day pa. Okay. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Helter, Skelter, Wild and Woolly. Unbridled competition ongoing here in San Jacinto, Pangasinan. Matitigas tong sila ni Joe Martin, Marcos Salvador Lumanog, nandiyan sila Warren Bordeo sa harapan, ano? At marami pang iba, tatlo pang iba. Anim po yan nasa harapan, mga kaibigan. Hindi napapakawalan ni Bonnie Joe Martin yan. At nila mga Bordeos sa kabantay dyan, including itong number 56, ano? '56 is Christian Delanya, an heralded rider, ano? At sino pa ba mga nandyan? Kenneth Manamba rin nandyan. Eh, lahat ng mga kumbaga youngster na matitikas like Marco Lumanob, eto nga si Kenneth Manamba, at sino itong 35 na to? Dennis Gabaldon. Medyo si Dennis Gabaldon naman kasi talagang medyo veterano na rin yan, eh. Number 4. Ang number 4 ay si Warren Bordeos, nasa harapan ngayon. Sinusundal lang siya ng number 12 ngayon na si Marcos Salvador, then Bonnie Joe Martin. So, mga sagen, Warren Bordeos, Marcos Salvador, and etong si Bonnie Joe Martin ang first three na nasa harapan ngayon. Then, followed by number 23 na si Kenneth Manamba of Dagupan City. Then, si Dennis Gabaldo na. Then, etong si unheralded rider na si number 56, who happens to be si Christian Delenya of San Manuel, another San Manuel lad ang nandito. Kung titignan mo, tatlong San Manuel na yata yun, ha? Si Marcos Salvador Lumanog, si Dennis Gabaldon, si Delenya, taga-Dagupan naman si Kenneth Manamba, at itong si Warren Bordeos. Lawak rin ba to? Kasi tulad ng kanyang kuya. Malapit na po tayo, nalalapit na po tayo papunta sa Manawag na to, no? Itong river na to ang nagko-connect ng Manawag or ng San Jacinto at Mangaldan, Pangasinan. Among the four municipalities in the 4th district of Pangasinan, under the leadership of the Honorable Congressman Christopher De Venecia, the son of the five-time Speaker of the House of Representatives, Jose Claveria De Venecia Junior. Anin po ito, mga kaibigan, wala pong pagbabago sa complexion, at napalayo po nila for your information ang mga peloton at mga nag-ahabol sa kanila ngayon. Magandang bakbakan to dahil mga kilala rin yung mga nandito, no? It's an open pro road cycling competition dubbed the first Pangasinan 4 District Cycling Challenge dito sa Pangasinan. By the way, for your information, no, Pangasinan has 1,364 barangays with 44 municipalities and 5 cities, if I'm not mistaken. Four cities lang, ano? Ha? Four cities lang ang Pangasinan, no? Opo. Okay. Ang five cities pala yung Nueva Ecija. Tabi. So, another traffic nightmare dito. Titingnan natin. Dada.
Medyo yung iba kasi nag-aabol at natatakot itong ito si Bonnie Jo Martin ang nasa harapan ngayon. Then Warren Bordeos. Warren Deis, Pam Lawak, then 56, si Anne Heralded Rider, then marami pang Kenneth Maramba, Lumanog, at si Dennis Gabaldon, another lad. Okay, nandito na tayo mismo sa Mangaldan Municipal Hall. Dito tayo sa bahay ngayon sa mga nakakaalam dyan, sa mga madalas dito sa or nadako na dito sa Mangaldan. Nandito na po tayo ngayon sa Mangaldan. Ang ruta po ay, ang race po ngayon ay nandito na, anim pa rin po. So ang takbuhan po nila ngayon 40 kilometers per hour at 1% grade. Nandito po si Dennis Gabaldon, si Bonnie Jo Martin, Kenneth Peramba, pangatlo sa huli. At titingnan po natin nasa harapan. Hindi po ko magkakamali, si Warren Bordeos ang umahatak. And then si number 56, the unheralded rider, no? Si number 56 is another San Manuel lad, si Cristian De Leña. So pulling off, replacing Warren Bordeos is De Leña, the unheralded rider, followed by number 12. Number 12 is si Marco Salvadorov, another San Manuel lad. Anim pa rin to. So 47.7 kilometers per hour ang kanilang speed. The gradient is 1%. The temperature here is 33.9, down by about 1 degree Celsius kainang bandang alas 10. So ngayon po ay alas 11 na, 11:03 AM dito sa 4th District of Pangasinan, sapagkat wala naman po tayong iniikutan kundi ang 4th District of Pangasinan. Kenneth Maramba, pangalawa sa huli. Si Dennis Gabaldon from San Manuel nasa likod. By the way, itong si Kenneth Maramba, of course, the ito madalas sa mga cycling races to eh. Ito si Jassy Cup titleist din to itong si Kenneth Maramba. And then si number 12 naman sa harapan ni Kenneth Maramba si Marco Salvador na ngayon ay pumapalit, pumapangatlo ang nasa harapan mo. Tumahatak po ngayon ang entire pack ay wala pong iba kundi si Bonnie Jo Martin. Nagpapahinga po si Warren Bordeos of Lawak, Pangasinan, who was born on August 22, 1997. That's the year when Princess Diana and Tupac Shakur died. The year when these iconic figures died in 1997. That's the time when Warren Bordeos was born. August yan. Kasi yan din yung taon na nagkaroon na nag-crash itong si Princess Diana, if I'm not mistaken, in 1997. And that year also when an APEC summit took place in Vancouver, Canada, attended by a Pangasinan Pangasinense president, ito pong si Fidel Valdez Ramos, pride of Pangasinan, ano? If I'm not mistaken, is the 12th President of the Republic of the Philippines. Itong si Fidel Valdez Ramos na talaga pong from Lingayen and from Asinggan to. Itong pinanggalingan ni dating Pangulong si Fidel Valdez Ramos, ano? A PC officer during the time of the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Here we go.
Pulling off is Bonnie Joe Martin. Nasa gilid lang po siya ng pace line. Nasa harapan po ngayon ay wala pong iba kundi si Marco Salvador Lumanog, Pride of San Manuel, then followed by number 23, Kayanit Manamba. Now pulling off. Palitan lang po sila ng palitan ngayon. At si Dennis Gabaldon, another San Manuel Pride ang nasa harapan ngayon. Pakishare lang po itong ating live stream. Mahaba-haba yung distance ano ng Mangaldan at San Pabel, no? Meron bang 10 kilometro yan? Ha? Meron ano? O nga, si El Joshua Carino daw nandito. That's according to Manong Jess. Pero ngayon nakabantay pa rin tayo, mahirap. Ah, matikas yun ah. Some unsuspecting motorists are talaga naman. Ito, nandito po tayo ngayon sa second group naman ngayon. At nandito po si number 25 ang to. Si Jeffrey Garay po ang humahatak dito sa second group na ngayon po ay inching closer dito sa mga breakaway na most probably will overcome itong break. About siguro 1 to 2 seconds lang ang difference nila ngayon. Ito pong nasa second group ay about comprised of 7 riders about to fuse dito sa 6-man breakaway. Mismo dito sa Longos, which Longos Bridge is, or Kayanga Bridge in Longos. Ito po ang Kayanga Bridge na which kumbaga connects the province, the municipality of San Fabian and Mangaldan. So nagdikit na po mga kaibigan ang first group at second group sa ngayon. Bale, if I'm not mistaken, 13 na to, 13 riders to, at wala na pong iba. 13 riders, Baker's dozen riders in front. Ito po, 13 riders are here in front. This is the first peloton, most probably comprised of 13 riders. Halo-halo na to, kinain na po ang mga original break like Bonnie Joe Martin, Marco Salvador Lumano, Kenneth Maramba, Dennis Gabaldon, si Delenya pa. Umihiwalay sa Baker's a dozen rider. Itong mga about 3 riders ang umiwalay po mga kaibigan. 10 po or 4 na rider po ang nandito. Bali po mga 9 po ang iniwan nila sa likod. So matikas na matikas pa rin si John Ray Bukat. Pinalitan itong si Bonnie Joe Martin ngayon. At nandito rin po mga kaibigan itong si number 40, Aidan James Mendoza. May mga pangalan to. Nandito na si Joshua Carina. At number 23, ang pinakamatigas, Kenneth Maramba. Ito lang po ang original breakaway. Si Kenneth Maramba lang po ang isa sa mga original breakaway na kumbaga sumama dito sa breakaway, no? Another set of breakaway to. Pero ang pinaka-original po dito ay si wala pong iba kundi si Kenneth Maramba. Talo! So yun na. Last 3 na. So dumaan po tayo sa may bandang harapan ng Municipal Hall. Ito po yung kinatawag, sinasabi kong last 3, no? Last 3 loop. Ang last 3 laps. Ito po ang dadaanan na lang po nila tayo. Hindi na dadaanan yung manawag dito, no? At dagupan. So ang dadaanan na lang pong municipality dito ay ang of course San Fabian, San Jacinto, and Mangaldan na lang. Paikot-ikot yung tatlo. Ito na po. Nandito na po sila sa first lap, ano? Nagsimula na po sila sa zero lap or silo kilometer ng first lap na ito. So heading towards Barangay Angyo here in San Fabian. Angyo is the first San Fabian. Itong kauna-una ng San Fabian, ano? Bago ito na separate, long time ago, kung di po ako magkakamali, ano? Barangay Angyo.
By the way, ang San Fabian po, named after a pontiff, a pope. Ito pong si Saint Fabian. Kilala po ang San Fabian sa beaches, not to mention itong mga historical significance na kung saan po daw dito naglanding si General Douglas MacArthur on January 9, 1945 in White Beach, San Fabian. Contrary to some belief na dito sa Blue Beach Subdivision in Dagupan, nagland itong si... Dito sa particular part nito, for your information sa mga viewers ko, huwag naman kayo masasaktan. Dito nawawala na signal eh. So, pag nawala, standby lang muna kayo. Hindi naman tayo bibitaw. We'll just hang on pag nag-re-reconnect itong signal natin. Ano? Hindi pa tayo kagad magbabago ng post. So, just stay tuned dito sa Dwayne Entertainment Facebook page for updates. At binabati pa po natin ang Feedpad Fitness Center dito sa Fairview and Las Piñas, sa BF Resort Village in Las Piñas. At binabati din natin NYK Cycling for the cycling jersey courtesy of Servicio UK Limited. At binabati natin ang provincial government of Pangasinan, like Governor Ramon Guico, 4th District Congressman Christopher De Venecia, San Fabian Mayor Marlene Agbayani, and Vice Mayor Agbayani. At binabati po natin si Mark Stephen De Venecia, Mayor of Mangaldan. He is the current incumbent Vice Mayor of Mangaldan, si Mark Stephen De Venecia Mejia. Okay, yan po ang apo ni former Speaker Jose De Venecia, no? Si Mark Stephen De Venecia Mejia. So, back dito sa race, ano? Sino bang humahata ngayon? Ang umahata po ay si Kenneth Manamba of na ngayon po ay nag-pull off at pumalit po itong si pulling within is number 1 L. Joshua Carino, now replacing number 13 John Ray Bukat. John Ray Bukat is number 13 L. Joshua Carino of Philippine Navy Standard Insurance, pero ngayon po ay nirerepresenta po niya ang kanilang municipality or kanilang town dito sa 4th District Cycling Challenge. Ito ang first Pangasinan 4th District Cycling Challenge. All Pangasinan residents to, irrespective of kung saan man kayo distrito sa Pangasinan. If you are a bona fide Pangasinan residents, ay kayo ay qualified or eligible to participate here in the said competition. Tuloy-tuloy lang po ang laban, bakbakan dito sa highly anticipated race na ito dito sa 4th District under the constituency of the Honorable Congressman Christopher De Venecia, backed by some municipal officials like itong si Mayor Marlene Agbayani and Konstantin Agbayani, including Vice Mayor of Mangaldan na si Mark Stephen De Venecia Mejia. So, lima po itong nasa harapan natin. Nandito po si L. Joshua Carino, John Ray Bukat, at si Kenneth Maramba, including itong si Dennis Cabaldon yata, nandiyan, ano? Dennis Cabaldon. So, ito yung mga dalawang break, original break eh. Si Kenneth Maramba and Dennis Cabaldon na ngayon ay nananatili sa harapan. Talaga yung mga San Manuel na yan. Mga taga San Manuel ay talagang, kumbaga, babad sa paglalarga lagi. Wala pa hong mga nasa likod, no? Mainit na mainit po ngayon talaga dito sa ating kinalalagyan ngayon.
about 4 kilometers from the time na sila po ay binilangan nandito for this first lap of the 3 laps na final 3 na to, final 3 laps. They will kumbaga iikot lang dito sa within the municipalities of San Fabian, San Jacinto and Mangaldan. Okay lang po ba ang ating broadcast and including my voice? Malinaw ba, loud and clear? Paki-heart lang po. So ang mga nandito po ngayon, 5 po to, including Dennis Cabaldon, L. Joshua Carino, Kenneth Maramba, John Ray Bukat, at sino po ba yung number 40 na yun? Si number 14 ay si Aidan James Mendoza. Kung titingnan nyo po ay nandito po ang isang PNSI rider, isang EXN rider, Go for Gold, isang Go for Gold rider, at dalawa pa mga amateur, ano? Itong si Kenneth Maramba at si Dennis Cabaldon. Pro naman yun, di ba? Si Dennis Cabaldon, pro? Opo. Pero hindi na siya active sa ano, no? Sa mga team, ano? Tama ba? So, si Aidan James Mendoza and Bonnie Joe Martin are former members of 7-Eleven. Bago sila napunta dito sa kanilang current team. Teams pala. By the way, itong si Aidan James Mendoza, ano? In addition, the 23-year-old Aidan James Mendoza was also the LBC Ronda Pilipinas 2020 Stage 6 first or second runner-up. Mga ano, nasa 23 o 24 ito si Aidan James Mendoza. Born in 1999, itong si Aidan James Mendoza. Most probably nasa 23. Sakto. Mga kaya idaran din to ni, kung titignan mo eh, itong si Palo Leyte Pride na si Marso Dario. O matanda lang ng konti. Mga under 23 before na ngayon po ay once na magkaroon ng Grand Prix or Grand Tour dito sa Pilipinas ay sila po ay masasabi ng nasa pro category na sila, no? Dire-diretso lang tayo, medyo mainit ngayon at kampante lang tayo. Nasa harapan po natin yung motor ni John Vasquez, ano? Nakabuntot lang, di natin alam kung sino binabantayan niya dito. Oh, si Aidan James Mendoza pala ang kanyang binabakapan dito. So malapit na po tayo sa tulay na connecting the municipality of San Fabian dito sa San Jacinto. Still wondering kung saan tayo kung so bali pag-ikot natin diyan, kakaanan tayo na papunta Mangaldan, tama ba? O kakaanan tayo diyan paglabas natin dito sa medyo mahabang kalsada na to, no? Kakaanan na tayo kasi pag kumaliwa ka papuntang Manawag na 'yo. So nasa likod po natin si Aidan James Mendoza from San Manuel, Pangasinan po 'yan. Born on July 21, 1999 itong si Aidan James Mendoza. So kung titignan mo mag up to 24 na pala siya ngayon. This coming this July 21, it's about 2 years from now, ano? 2 months from now, okay? So dire-diretso lang po tayo at medyo mainit pa rin at ito yung mga traditional route ng mga Garcias, ano, pag sila po ay gumagawa ng ruta dito within 4th district. Ito po magandang ideal route, not to mention itong ruta dito sa May in Malog, Lipito Maeng in San Fabian. It has about 15 trails, that's according to some in Malog MTB riders dyan sa Inmalog, ano? So not to mention itong tatlong bundok, ano? Kung medyo hardcore ang gusto mo akyatan, ikutan mo itong Inmalog Norte at tatlong bundok and San Fabian. Of course, nandyan din ang pinagawa ni Congressman De Venetian na bikers din, ano? Tribute sa mga Pangasinan cycling champions din yan.
na talagang gumawa ng pangalan, nag-ukit sa Mangaldan, sa 4th District na isa sa pinakamaraming hotbed of cycling dito sa Pangasinan, itong Mangaldan, Pangasinan. Mangaldan, Pangasinan is Hundred Central, Pangasinan. Itong so ito na po, papunta na po sila sa, once again dito sa Manawag for the ano, first lap pa lang ano. Oo. So ngayon po ang takbo nila ngayon ay 41 na yan, takbo na yan. 41 kilometers per hour. Nandito po tayo ngayon papunta sa Mangaldan na Pangasinan, the home of some 4 Pangasinan cycling champions, namely Jess Garcia Jr. at ang dalawang Carino po, Samson and Ruben Carino. Samson Carino is the 1975 Pika Tour champion, while itong si Ruben Carino is the 1984 Marlboro Tour champion. At ito pong si El Joshua Carino, pang-apat po, ay the 2018 Le Tour de Filipinas champion. That's about siguro 2 months after the conclusion of 2018 LBC Ronda Pilipinas na nag-campion ito. Pero mo, walang pagod sila. After Ronda Pilipinas 2018, nag-letour pa itong mga Navy. At ito nga, nag-campion nga dito si El Joshua Carino. That's the year when Ronald Oranza snatched the 2018 LBC Ronda Pilipinas Championship. Dito, dapat po ay kumbaga dislodging John Paul, his teammate John Paul Morales. Dapat po magkakaroon ng three-peat fit si si John Paul Morales, pero disrupted ni Ronald Oranza. By the way, in 2016 and 2017, John Paul Morales is the back-to-back champion of LBC Ronda Pilipinas. In 27, although in 2017, John Mark Camingao and his teammate Ronald Oranza were not present during that competition in 2017 because of the basic seaman course na obligatory sa mga Navy men i-accomplish as a Navy enlisted personnel. Itong ang, di ba, recently nga lang, nakatapos na itong si, ano ba tawag dito, si Ronaldo Motos, ano? Kaya medyo nawala yan sa Navy, no? After Ronda, no? Kaya nga, parang nagtataka sila, ba kinakabahan sila iba, no? Na magro-Ronda 2012 edition na, wala pa si, ano? Pero hindi naman natuloy ang Ronda 12 edition. For no reason, ano? Di natin alam mga reason, main reason why Ronda Pilipinas did not take place this year. So nakikita natin traffic on the horizon, merging traffic on the horizon. Titingnan po natin and let's see if some marshals, even the policeman, titingnan natin to. Ano yun? So dire-diretso lang po ang ating coverage dito under scorching heat. Sweltering heat they experience right now. 44.3, notwithstanding the scorching heat dito sa ating bumabagal po mga kaibigan. Bumabagal ang trapiko mga ngayon. At ito mga unsuspecting motorist ay nagugulat ngayon kung bakit sila pinatatabi dito. At medyo maging advantage din to sa mga sumusunod, sa mga breakaway. So good thing na madali pong nahahawi ngayon. Ang speed po nila ngayon ay 40. Bumagal po na about 4 kilometers
kilometers per hour po. At titingnan po natin kung makakasunod po yung mga breakaway. So may nakikita po tayo ng konti ito, no? Hindi po alam natin kung dire-diretso lang po ang coverage, na wala po ating signal, medyo may nagsuswerve pa rin, may pumipilit mag-swerve, even dapat busina lang ng konti, dire-diretso, entering the Manawag proper, na wala po ang ating signal ngayon, at so roughly 14 kilometers po ang looping dito, ano? So sila na po ngayon ng 5 riders pa rin ang nasa harapan natin. Diretso lang po tayo dito ngayon sa heading towards dito sa so medyo helter skelter dito, confused, unbridled, wild and woolly po dito. Halo-halo, may ambulansya, may police at may mga marshals na dito. Titingnan po natin kung paano tayo makakapasok dito. Nandito po tayo sa Mangaldan ngayon, Mangaldan Town, at medyo good thing na merong ambulansya sa harapan natin para po mahati, na parang ginawa ni Moses, hinati ang dalawang dagat. Ayan po, lumuwag na sa wakas. At ito, medyo palabas na tayo ng Mangaldan ngayon, on the way to San Fabian for the second lap na, or tingnan natin kung paano. So about 50 kilometers per hour ang takbo na nasa harapan ngayon. Mga breakaway, lima pa rin to, walang pagbabago. Nandiyan sila Dennis Cabaldon, Kenneth Maramba, El Joshua Carino, nandiyan din po si John Ray Bukat. Lima po itong nasa harapan natin ngayon, include ang 18 James Mendoza. Lima to, lima. Mula po na nagsimula dito ngayon sa San Fabian, hindi na po naghiwalay-hiwalay itong lima na to. Originally, anim to, naging 13, tapos naghiwalay rin dito mismo sa San Fabian, naging lima to. So nakakaisang ikot na sila ngayon, at sila pa rin, hindi pa rin ho naghiwalay-hiwalay. Lima pa rin to. So yet the game is still up in the air and still hangs in the balance. It's everybody's game, yet they're in to win this competition. 15,000 pesos po ang mapapanalunan ng kampiyon dito, followed by 8,000 para sa second place. At 10,000 pa para sa second place, at 8,000 para sa third place. Tabi. Hindi na po malaman kung sige, dito sundan natin to kasi masasandwich eh. Tabi. So dire-diretso lang po tayo mga kaibigan. Lima po itong nasa breakaway ngayon, at tinutugis pa rin natin, pinabantayan natin kung mayroong mga pagbabago pa. Medyo talagang still at the top of their form itong lima na to. Nasa harapan po si Dennis Cabaldon, then followed by number 13 na si John Ray Buka, then L. Joshua Carino. Now towing the pack is John Ray Bukat of EX Zen, then followed by PNSA rider L. Joshua Carino, who is pulling within, replacing John Ray Bukat, then followed by Kenneth Maramba. So pangatlo po sa kanila po ay si Aidan James Mendoza, at nasa likod po rin si John Ray Bukat at si Aidan or si Dennis Cabaldon of San Manuel. So kung titignan po ang mga nandito, taga Mangaldan, in the person of L. Joshua Carino, ngayon po si John Ray Bukat from San Manuel, if I'm not mistaken. Medyo nauubusan yata ng tubig ngayon si L. Joshua Carino, para tayo nasa San Juan, inuubusan kami ng tubig dito, given na
El Nino ngayon, namimigay sila ng tubig. Okay, libre yon, libre. Kung pwede nga lang mabulsa yung tubig eh. Okay, we're now closing in dito sa welcoming arc ng mga Aldan. This will be the, kumbaga, a welcoming arc that separates the two towns of Mangaldan and San Fabian. Diretso lang po tayo sa ating coverage ngayon. Mainit po dito ngayon, kahit po ay about 35 degrees Celsius na, 34.8 degrees Celsius na dito ngayon. Dennis Cabaldon of San Manuel at John Ray Bucat of San Manuel again, and El Joshua from Mangaldan, si Kenneth Maramba from Dagupan, at itong si Aidan James Mendoza from San Manuel. Tatlong San Manuel po ito, mga kaibigan. Ang kakaiba lang po dito ay from Mangaldan, itong si El Joshua Carino, at itong si number 23 na taga Dagupan, si Kenneth Maramba po. May tatay rin siya Maramba, di ba? Si Kenneth Maramba, may tatay ding Maramba to eh. Okay, na if I'm not mistaken, itong si Kenneth Maramba, kung hindi ako magkakamali, ay D-Ray na rider na ngayon to. Under the stewardship of Sir Renato Dolosa. Nandito po ang inyong rider. Wala po si Jeffrey Garay ngayon dito. Ang nandito po ay isang matibay na rider of D-Ray na, in the person of malayo pa. 3 minutes ba? Wala. So nawawala na lang po ating signal ngayon. So ito po yung papuntang ano, yung kaninang punuan na Dagupan Road. Dire-diretso lang po tayo dito ngayon. This is the live stream of the first Pangasinan 4th District Cycling Challenge for all Pangasinan residents only. Nandito po tayo ngayon sa papunta na San Fabian, ano? Once nag-cross na sila dito sa bridge along the way, ay yan po yung nagsaseparate ng Mangaldan at of San Fabian. Yan po yung mga kumbaga dito nagkaroon ng dispute ang municipality of San Fabian and Mangaldan in 1818. Nasettle lang nila after 82 years. So ito po ang Kayanga Bridge in Longos, ano? Longos. Oh, Longos to. Longos ba barangay, no? Oh, Kayanga Bridge to, Kayanga. Kayanga eh, Kayanga, okay na sila. Okay na yung mga medyo dispute ng mga Mangaldan at taga Mangaldan at San Fabian dito sa kung sino nagmamay-ari na particular part na to, no. So tingnan naman po natin, no. So meron po, ano, about siguro 30 seconds 25 to 30 seconds po nakakahabol na po ang chaser. Two chasers on the horizon, looming over the breakaway. At ito si Aidan James Mendoza, keeping his eyes on these chasers. So ito po, mga kaibigan, mukhang madadagdagan po yata ngayon ang ating breakaway, no? Originally 5 to, 5 pa rin. Siguro naghahari na sila, ng isang ikot na sila naghahari. So about 16 kilometers na from the time na sila po ay nandito kanina, the same place. At the same number, 5 pa rin to, wala ang pagbabago. Is still going to the municipal hall kung saan po makikita yung finish line. Meron pa po silang about siguro dalawang ikot pa ba? Meron pa dalawang. O, mga dalawang ikot na. Ito na sinasabi ko, approaching
about 150 meters away ang finish line, pero hindi pa ho finish line yan. Tuturo ko pa lang ho kung saan po ang finish line. Lumayo po ho ng konti, may lumalapit ano, mga isang chaser, pinapalapit din po ni El Joshua, siguro kasama ni El Joshua. Dito po yung finish line ano, around ASSF Senior High School. Ito po ang finish line ha. So last two laps, ladies and gentlemen, last two laps. Parang naiingit ako sa tubig ah. Pero diretso, tiis-tiis na lang tayo sa coverage. Siguro mga nasa ano tayo, dalawang oras na rin tayo nagko-cover, no? No? Roughly 2 hours na tayo nagko-cover na to ha. Dire-diretso lang to. Para sa mga, today is Mother's Day, May 14, 2023. This competition, the first Pangasinan for District Cycling Challenge, will be the tune-up race of some riders who will be competing in the national championships come May or June 2023. Reportedly, na-reset po ito. Originally slated on the 4th May, pero ngayon po ay binago na, no? Reset to 14th. So Carino forcing the pace. Pinalayo po ni Carino alongside Aidan James Mendoza from Mangaldan and San Manuel ang nasa harapan nito. So si Aidan James Mendoza is about 7 years younger dito kay El Joshua Carino, or 6 years younger than El Joshua Carino. 6 years he's senior itong si Aidan James Mendoza na ngayon po ay kasama ngayon. Kung titingnan niyo po from goforgold.pnsi po itong nandito ngayon sa harapan. Okay lang po ba ang ating boses ngayon? Paki-hard lang po para malaman natin. Alright, keeping his eye out itong si El Joshua Carino dito sa pinalayo. So Aidan James Mendoza and El Joshua Carino, paki-hard po kung talagang okay po ang ating signal ngayon. Teka, medyo umano yung ano natin, Lu. So napalapit po mga kaibigan, hindi rin nagtagal, ano? So salamat po sa mga nag-react, ano, para for quality assurance itong ginagawa natin. So still interactive po ang ating Facebook page ngayon. Of course, this coverage is of course fueled by FitPad Fitness Center, NYK Cycling, Jesse Sports. Ngayon po on the way po sila sa palabas po ng San Jacinto. San Jacinto sila on the way, ano. Still in Barangay Angyo kung hindi po ako magkakamali. At ang nasa harapan po ngayon ay si John Ray Buka. Then hindi po natin ma-identify, may ambilis po nila ngayon, ano. So still in Barangay Angyo here in San Fabian. By the way, ang San Fabian po kung hindi ako magkakamali, about merong 34 barangays to, no? Ang San Fabian. Dump truck dito kasi dito po sa San Jacinto, no, talagang durugan ng mga graba dito. At ang isa sa mga business dito talaga ay poultry, agriculture, and
basket making, and sort of. Here we go. Nakikita po natin sa harapan natin si Aiden James Mendoza ngayon. Of course, towing the about siguro dumadaming yun na nasa break. Medyo hindi po natin malaman ha, ang tamang bilang at total numbers of nasa breakaway ngayon. Pero certainly ay nadagdagan na from 5 itong mga nandito ngayon. So naputol po ang ating signal kanina. Ngayon po ay pinipilit po nating John Ray Bukat right now. Just forcing the pace, trying to open the gap. This is John Ray Bukat. John Ray Bukat from San Manuel. So ito sa harapan natin, kung hindi ako magkakamali, si number 13th si Warren Burdeos to of Lawak, Pangasinan. Itong nasa harapan ngayon, isa sa pinakamalalakas din to, no? Kung hindi ako magkakamali, member ng Bike Extreme to. Para tayong ano, para talaga tayo nasa San Juan. Binabasa tayo ng tubig, Warren Burdeos from Lawak, Pangasinan ng nasa harapan ngayon. Pinipilit na humiwalay dito sa break, escaping, jumping ahead of the break. Para for his solo stint dito sa harapan. Pero malakas pa rin ang puwersa ng mga nasa breakaway ngayon. Talagang kinain ang buhay itong si Warren Burdeos. 3 roughly siguro 7 riders itong nasa likuran natin, ano? Nandito pa rin tayo ngayon sa San Fabian pa rin po to. At wala pa rin po tayo sa San Jacinto. So dire-diretso lang po ang ating coverage ngayon. So nobody does it better. Talagang dire-diretso lang din ang ating pagbibigay ng mga information dito. Given na talagang nasa ano tayo ngayon, nasa gitna ng kainitan, 34.9 degrees Celsius. Dalawa na itong nasa harapan natin ngayon. Titingnan natin, hindi natin ma-identify ngayon. At dalawa po ito ngayon. Si Manong Jess Garcia po itong nasa harapan ngayon. Manong Jess. So from dalawa, nadadagdagan ng tatlo. Nagkakawatak-watak ngayon. Medyo kasi tumataas na at pababa ng kanilang energy level ngayon. At katulad nga lang sinabi ko ngayon, ang munisipalidad ng San Jacinto ay talagang durugan ng mga graba to. Ito mga isa sa mga business dito, no? Kaya puro dump truck din dito. Puro construction materials ang matatagpuan mura dito, aside from poultry and agriculture, not to mention yung mga basket making. So ngayon po ngayon ay merong 4 or 5 ang nasa likod ng po natin. Hindi po natin masyadong maaninag at hindi naman po tayo masyadong makalapit sa kanila, at hindi naman po sila pwedeng makalapit din sa atin ng basta-basta, no? So sa mga nanonood po dyan, this is the Dream Entertainment live coverage of first Pangasinan 4th District Cycling Challenge, the first in the 4th District. Ito po ang kauna-unang cycling challenge na inihain ni Honorable Congressman and 4th District Representative Christopher Divinesio, the son of the 5-time Speaker of the House of Representatives, now Sec. Laveria Divinesio. So confirmed po, mga 5 pong nasa harapan ngayon na kinukuha ng ko, nasa harapan po lang natin sila. Pumesa na tayo sa likod nila, sa 5 na yan. Hadaanin muna yung 5. So Dennis Gabaldon po nasa harapan ngayon, then followed by Kenneth Maramba, then John Ray Bukat. Number 4 po is si Aiden James Mendoza, kung hindi ako magka Warren Burdeos rather. No.
So nadagdagan po ni Adan James Mendoza itong break ngayon from 5 naging 6. Just checked in itong si Adan James Mendoza from San Manuel. At nandito rin si L. Joshua Carino. At ito, nagbabanatan pa rin. Pinapakita lang nila that they know their onions. So for your information, no, si okay, naayos lang natin yung ano. So para po talagang San Juan dito, no, nagbabasa ng tubig dito sa mga dinadaanan natin dito within the 4th district of Pangasinan, comprised of the municipalities of San Jacinto, Mangaldan, San Fabian, at kasama na rin po dito ang City of Dagupan, no. Ayan naman po mga kaibigan. So may mga kahit paano po ay mga generous locals dito ang mga nagbibigay ng tubig. Tatabunan na po tayo mga kaibigan at mukhang madadagdagan na po mga kaibigan. Ito nagdadatingin na nga po ang mga fresh legs coming from the chasers or peloton. Liliko sila towards the municipality of Mangaldan, the hometown of the race organizers. And of course, hometown of the mayor of San Fabian, si Honorable Marlene Agbayani, together with Constante Agbayani, the Vice Mayor. At shoutout po natin ang Honorable Vice Mayor of Mangaldan, si Marge Stephen de Venecia Maya. At binabati natin of course ang FeedPad Fitness Center to make the cycling coverage lively. And nandito po tayo ngayon, of course NYK Cycling. And Jesse Sports. So ngayon po ay very indefinite pa rin kung sino ngayon ay kumbaga ang magwawagi dito, talagang the fittest of them all ang dumami talaga. So dumami po ang mga nasa harapan ngayon. Si Warren Burdes pong itong nasa likuran natin. Nakita din natin si Bonnie Joe Martin dito. At other rider, bumaba na itong si number 12. Si number 12 talagang matindi pumihit, ano? Para makapunta sa harapan. Talaga pinapalayo nila ang bawat isa. Pipilit nilang mapabilis ang competition nito. At tinitingnan din na, they're sizing each other up. Tinitingnan nila, matira, matibay, makasunod ka o hindi. Oh my goodness. Talagang nababasa tayo ngayon dito. Pero hindi pa masyadong napupuruhan, ano? Ang delikado dito yung camera natin, baka mapuruhan. At hope na okay naman. Okay pa rin ba yung sound natin dyan mga idol? Ating mga doing entertainment viewers. Yes, ayan, yan ang gusto ko dito eh. Mga nag-re-react agad. Mga kumbaga attentive. At ang kagandahan dito ay talagang pinapakita nyo lang na these live stream is highly interactive. Talagang binubuhay natin kahit medyo napakainit na. At ayoko na nga magsalita eh, kung tutuusin eh. Dahil hindi pa nga kumiinom. Hindi ako makainim sabagkat I'm wearing helmet. At ma-ano natin, ma-disrupt natin yung
yung momentum eh. So ngayon ay sila po ay approaching. Dito nawawalan ng signal eh. Basta hang on lang pag nawalan tayo ng signal. At nagiging cloudy ngayon, cloudy. Hang on lang, papunta approaching mga Aldan. Pero the same, kasi kung titingnan natin ano, the same place din to kung saan tayo nawawalan ng signal. So they're fast approaching the municipality of Mangaldan, the hometown of the four Pangasinan cycling champions like El Joshua Carino right now, who is competing in the inaugural competition of Pangasinan 4th District Cycling Challenge. Of course, Jazzy Fernandez Garcia and JJ. Dire-diretso lang po ating coverage dito. This will be a full coverage of Dwayne Entertainment itong inaugural race. Kumbaga ito pinaka-importante. Kumbaga sa panganay na anak ni inay ay ito ang panganay ano. Sabi nila pinaka-importante daw ano. ito po ang inaugural race ng first Pangasinan 4th District Cycling Challenge na talagang pinangunahan ng kumbaga cycling enthusiast na si Congressman Christopher De Venecia, the son of Jose De Venecia, a former congressman and speaker of the House of Representatives. Nandito po tayo ngayon sa kapiling ang kanyang mga constituents here in the 4th District. Nandito na po tayo sa Mangaldan ngayon. And poblasyon, Mangaldan, going to the final lap na, no? Final lap na, no? Going to the final lap, di ba? Oo. Final lap na yung pagdaanan, no? Oo. So right now, still in the penultimate lap of first Pangasinan. Mabilis na lang to. Alam mo, about to siguro roughly 18 kilometers lang eh. Parang isang ikot, 17 or 18 kilometers ang isang ikot. So nalalapit na sila ngayon ha. So pag narating nilang Municipal Hall of San Fabian, isang ikot na lang yun. Pabalik, finish na yun ano? To the finish na pag-ikot ano? Pag-ikot to the finish na. Oo, to the finish na. So ngayon bilangan natin to. Hindi natin mabilang dahil watak-watak sila, no? 3, 6, 9, parang 12 eh. So roughly 12 riders ang nandito nga. Bilangan niya ate, overtake natin. So si Bonnie Joe Martin ang nasa likod. Then followed by John Ray Bukat, both from Excellent Noodles. Then Dennis Cabaldo, number 25 po. Ay si Jeffrey Gray of Di Reyna. Nandito rin pa si Kenneth Maramba kasi another D-Ray na rin yun eh. So ang umipihit po ngayon doon sa harapan ay si wala pong iba kundi si ang Mangaldan Pride na pinapakita niya dito sa mga townmate niya na tayo po ang nanguhuna ngayon sa mga oras na to dito po sa penultimate lap nito ng first Pangasinan 4th District Cycling Challenge dito po sa kinakanap dito sa Pangasinan. Wala na pong ibang 4th district na ating inikot ngayon kundi ito lang dito sa may Pangasinan pa lang to. Okay, talaga nagbabasa na to mga to, lumalaban sa init. Just beating the heat. Okay, hydrating themselves itong mga kasi talagang habang tumatagal eh
talagang nakapanghihinaan na sila. Miski nga ako na lang dito, nakaupo lang ako, nagsasalita lang dito, hindi pa ako mapadyak. Talagang ramdam ko na ano ang sort of a dehydration na. So sino yung humiwalay? Si El Joshua, pero petiks-petiks lang sa harapan, ano? Si El Joshua ka rin yung nasa harapan. Siguro about with a difference of 2 to 3 seconds gap dito sa chaser nyo to, comprised of about 10 riders if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. 10 riders ito. So bilangin natin, overtake ka natin, patatay kay El Joshua. Overtake ka natin, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nga to. 10 itong chasers. And we have right now unmolested from Mangaldan town, the 2018 Le Tour de Filipinas champion, the second top climber of your Philippine Navy Standard Insurance, the 8th among the 9 children of their parents, the brother of Victoria Sports Cycling rider na si Daniel Ben Carino. This is El Joshua Carino right now. Ito, mga kasabahin ni Oranza to. First joined the Philippine Navy Standard Insurance in 2014. Pero una siya nakapaglaro sa PNSI in 2015. That's the time na ni Coach Reinhard Gorantes. 2015, the second time the Philippine Navy Standard Insurance received a team classification champion. Pangalawang taon niya mula nung nagkaroon ng nagpangalawang team champion ng Philippine Navy in 2015. Alright, the year when Pia Wurzbach won the Miss Universe in 2015. Yan po yung mga kapanahunan na yon. Ano pa mga remarkable events in 2015? Yan po mga taon na yan. Kumbaga, that was 8 years ago. Hello, Mr. Jazzy Fernandez Garcia, the head organizer of these inaugural race. Kaibigan, humiwalay po mga kaibigan, pinalitan. That's Warren Bardez, pinalitan. At Kenneth Maramba, 23. Dennis Gabaldon, dalawang taga San Manuel ang sumusunod kay sitting behind itong si number 4 na si Warren Bordes of Lawak, Pangasinan. By the way, Lawak, Pangasinan is previously part of Manawak, Pangasinan among the 21 barangays separated from Manawag in 1972, but officially separated in 1980. During the time of President Ferdinand Marcos Sr., the father of the incumbent President of the Philippines, si PBM po, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Here we go. Parang gusto ko minum. So dire-diretso lang po tayo, nalalapit na po tayo so last lap of this competition. Four, six, eight. Eight na to, no? Eight lang tong chasers na to. Eight ang chasers. Mga dalawa sa harapan. Kung hindi ako nagkakamali, o tatlo. Dalawa o tatlo ang nasa harapan. Dalawa na nga ang nakikita ko. Medyo nagiging dalawang ulo lang ang nakikita natin ngayon sa harapan. Nandito na po tayo sa Kayanga Bridge, which connects the three towns of
Pangasinan, ito pong San Fabian and Mangaldan, tatlo po ito pala, si L. Joshua Carino, si Aidan James Mendoza, at si John Ray Bucat ang nandito, tatlo ito. Aidan James Mendoza and John Ray Bucat, both from San Manuel, isa lang po taga Mangaldan dito. So dalawa, kinukuyog po ngayon mga kaibigan, itong si L. Joshua Carino ng dalawang taga San Manuel. Kung titignan niyo po ito, makakaibang pro cycling team nandito, PNSI at Go for Gold including EXN ang nandito po ngayon. Nasa Kayangan na po tayo. So umihiwalay po masyado ngayon si John Ray Bucat. John Ray Bucat, born on July 19, 2000. So kaberde niya po mga kaibigan ang aking pamangkin na si Justin Oscar Badwa. July 19, 2000. Matanda pa pala si Justin dito ng 2 years. Dito kay John Ray Bucat. So right now, nalalapit na po ang kanilang pagpasok dito sa... So 35, about 17 kilometers pa lang isang ikutan dito, no? Roughly 17 kilometers ang ikutan dito. So entering the final lap. Entering the final lap, ladies and gentlemen. So final lap na po sila. Nandito na sila ngayon sa San Fabian once and for all. At ito na po, nandito na po sila sa final lap proper ng competition nito. Ito po ang first Pangasinan 4 District Cycling Challenge. Dalo po na nandito magkalaban, magkatunggali po sa Pro Cycling Go for Gold versus Philippine Navy Standard Insurance ang nandito ngayon sa harapan natin. At nakikita natin si John, si Aidan James Mendoza and parehas malakas. Aidan James Mendoza and L. Joshua nandito. Yan, dito tayo sa mas may safe. Parang gusto ko minom. Ha? May meron pa bang siya na una? Oh, sige. Tingnan natin. So, chasers to pala. Dala, chasers to, no? So, most probably, that's John Ray Bucat, no? So, ito po ang dalawang chasers. Comprised of Aidan James Mendoza and L. Joshua Carino. Most probably, si John Ray Bucat to. Number 13 itong nasa harapan natin. Alright, once again, itong si John Ray Bucat, a known EXN climber, John Ray Bucat from San Manuel, who was born in 2000 in front at the head of the race. Now the head of the race, itong si John Ray Bucat. By the way, ito pong si John Ray Bucat, who hails from San Manuel, Pangasinan, ay nagsimula magbisikleta noong 2014. And in 2015, siya po ay nadiskubre ng Team Coratec. Tinanggap sa kanilang team. Nung siya po ay nanalo sa Batang Pinoy in 2015. And 3 years thereafter, siya po ay napunta sa 7-Eleven by Road Bike Philippines at compete sa several races abroad. At in 2021, siya po ay nag-apply sa Excellent Noodles. At siya po ay tinanggap ni team skipper Santi Barnachea. So here we go, John Ray Bucat right now at 45.4 kilometers per hour at 1%, 34.2 degrees Celsius ang kainitan dito. This is John Ray Bucat. Wala po tayo sa Thailand ngayon, kundi nandito lang po tayo sa Pilipinas. Nandito tayo sa Barangay Angyo in San Fabian, among the 44 municipalities in Pangasinan, under the 4th district of Pangasinan. John Ray Bucat from San Manuel right now. At sumusunod po sa kanila, malayo-malayo, napalayo ng konti ni John Ray Bucat kasi bumapadyak sa ngayon ng mga about
44.2 degrees or 44.2 kilometers per hour ngayon. John Ray Bukad, all by his lonesome, unmolested, keeps up plugging along, beating the bush, is forcing the pace right now because dito magagaling ang EXN sa mga last minute . Nakakaungos pa rin sila, no? So they're just whiling away or biding their time before they attack. This is the pride of San Manuel, Pangasinan. Not San Manuel Tarlac, but San Manuel, Pangasinan, given that this is an all Pangasinan residents competition. This is John Ray Bukad, up close and personal in this competition. Born on July 19, 2000. So, mag-23 na to pala. Itong si John Ray Bukad. Again, this is John Ray Bukad, a climber of excellent noodles, born on July 19, 2000, dito po sa San Manuel, Pangasinan. At kilala po ang mga ang San Manuel, no, is a first class municipality, a former barrio of Asingan, the municipality of Asingan from 1903 to 1907, but isa na po to sa pinaka ang San Manuel, no, pinaka matagal nang naging town, no, pero dalawang beses po talaga naging town to, nadeklara, no, in 1614 in 1860. So ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa San Fabian, which has 34 barangays, at isa na nga po dito ang binabagtas ngayon ni John Ray Bukad. Ito po ang Barangay Angyo. Ang Angyo po ang kumbaga, ito po yung unang pangalan ng San Fabian, ano? Ito po ay mission territory ng mga Dominican orders in 19th century. At ang Barangay Angyo po ay isa nga po sa 34 na munisipalidad ng San Fabian. San Fabian is named after a pontiff or pope and saint of Roman Catholic Church. Pinabagtas niya po ngayon at talagang pinapalawak na niya ang kanyang lamang dito sa chasers at dito po sa peloton. At kitang-kita naman po, talagang wala pong threat sa kayo at this juncture. Ito kay John Ray Bukad. Si John Ray Bukad, by the way, is a former member of 7-Eleven in 2018. He was absorbed in 7-Eleven by Road Bike Philippines and competed in several races, UCI races abroad. At but before that, in 2015, siya po ay na-discover ng Team Coratec, ano? In 2015, a year after na niyang magsimula magbisikleta, siya po ay overall champion ng Batang Pinoy in 2015. At in 2021, after his 3 years stint in 7-Eleven by Road Bike Philippines, siya po ay nag-apply dito kay Excellent Noodles team skipper and head coach na taga Umingan, Pangasinan. Wala pong iba kundi si Santi Barnachea. At siya rin po ay nagkamit ng mga several local races andito, ano, championship like dito sa may Gimba in November 2022. Alright, still in front, unmolested, all by his lonesome, John Ray Bukad of EXN. Solo break, solo race leader, close to winning, most probably pag hindi siya na-maintain niya yung ganyang lead, no? Itong si John Ray Bukad will walk away 15,000 pesos. Kumbaga, in Mother's Day, magandang ano to, kumbaga regalo sa ating ina na nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day, and next month naman, Father's Day. Araw na mga binabati ko po ang mga
ilaw ng tahanan here and abroad na nagse-celebrate ngayon alongside their family or children dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Binabati ko ang aking mother, ang aking ina na talagang komedyante. Wala pong iba kundi si ating Cho ng Mother's Day. So ikaw, idol, hindi mo ba papabati yung mother mo? Happy Mother's Day daw. Happy Mother's Day sa according to Hisa na pangalan, kumpleto siya. Angelo. Okay. Nandito lang po katabi natin alongside itong si vehicle ni Mr. Jesse Garcia. Nandito tayo ngayon sa sentro ba? Oh, so nalagpasan na natin ang ito, may mga kalabaw pa oh. So titingnan natin ngayon kung aalma dito si El Joshua, no? Ito na yung bridge which connects the two towns of Pangasinan, itong San Jacinto at San Fabian. Ito po ang bridge na to, no? Parang nakakonekta rin yata sa Kayanga Bridge to eh. Sa kabila, no? Sa Kayanga Bridge, no? Kung titingnan mo, no? As far as the geographical location is concerned, magkakakonekta yan. So si John Ray Bukat, itong nasa harapan natin ay itong si head organizer Sir Jesse Fernandez Garcia, the Guam's former national tour champion, 3 times po at twice Olympian of Guam. Itong si Mr. Jesse Fernandez Garcia, the son of the 3-time national tour champion of the Philippines. And ito pong si Manong Jess, also known as Biking Jess Garcia, the only singing cyclist of the Philippines. Okay, roughly ano lang, mga 19 kilometers. Oh, and then, no, 19 kilometers, about 9 kilometers. Ha? Oh, mga 9 kilometers na lang to. At this moment po ay about 7 to 8 kilometers na pong nangunguna all alone etong si John Ray Bukat mula pa ho dun sa bago pa lang makarating dito sa may populasyon sa San Fabian, ano? At hanggang ngayon po patungo sa pabalik sa Mangaldan. So roughly 9 kilometers na lang po mga kaibigan. Eto to, pinapapanatili, paliko na, papunta na sa Mangaldan to. After Mangaldan, San Fabian na. 9 kilometers approximately down the stretch is still leading for about siguro 5 kilometers na to. Solo break na to itong si John Ray Bukat, na talaga namang given na pagiging bago lang dito sa Excellent Noodles, siguro wala pang isang taon to sa Excellent Noodles itong si John Ray Bukat, ay kumuko po itong mga stage win, ano, or one day race itong si John Ray Bukat in November, or on November 6, 2022 talagang nag-campion ito sa Gimba. I covered the race dito sa Gimba in on November 6, kung di ako magkakamali, 2022. John Ray Bukat, magaling din sa climber, pero magaling din to sa mga interval, ano? Okay, John Ray Bukat, another San Manuel pride, katulad ng mga kasabahan niya ngayon from San Manuel, like si Dennis Gabaldon, Marco Lumanog, at marami pang iba. Aidan James Mendoza, yan, mga taga San Manuel yan. Marami taga San Manuel kanina, no? So right now, so Mangaldan na to.
So Mangaldan na ngayon, entering the town proper of Mangaldan. Siguro mga dito pag dito na no? 7 kilometers ano. So plus 2 ganun. So titignan po natin ngayon. So mabagal ngayon si John Ray Bukat, mabagal si John Ray Bukat ngayon, given also na matraffic pa. Si John Ray Bukat to, mga kaibigan, mga fans ng Excellent John. John Ray Bukat ang nasa harapan ngayon. Solo break for the past 6 to 8 kilometers now. This is John Ray Bukat. Umiwala ito mula dito pa lang sa San Fabian, ano? Paikot lang naman to. So nalagpasan niya na San Jacinto, Mangaldan na siya ngayon. Ito na po si John Ray Bukat, a 22-year-old rider from Excellent Noodles, a rookie from Excellent Noodles, an espoir rider from DXN, at ang kasama niya dito itong mga Excellent Noodles ay si nandito si ano, no, si Bonnie Joe Martin. Sino ba mga kasama niyang mga Excellent? Parang si Bonnie Joe Martin, John Ray Bukat, and wala kasi dito si Santi, hindi umattend eh. From Umingan Pangasinan naman yan. So ito lang ang pinakawalan nila dito. Sabi siguro, kaya nyo naman yan. So this is John Ray Bukat, medyo nagmimerienda pa ngayon, early lunch, may binubulsa ngayon. Hindi natin alam kung power bar ngayon, umiinom ng tubig, nagre-refresh for to stretch his strength. Okay. Ayan na pong ginagasolinahan na po, mga kaibigan. 100 octane na po ang kinakarga ni John Ray Bukat ngayon. Kargado na po si John Ray Bukat for the next 7 kilometers. Down to 7 kilometers, ladies and gentlemen, final 7. Pero mukhang hindi maganda ang nakikita nating trapiko sa harapan, ano. Pero given also na bumabagal na talaga si ano ngayon, nagpapalit pa ng shades. Nagpalit ba ng shades o kasi nabasa eh. Lumabo yung kanyang sunglass. A pair of sunglasses. Ay na mag-shades. Para kitang-kita nga naman ba yung taan. Ito nga po si John Ray Bukat, oh, Pride of San Manuel. This is an all Pangasinan residence, for the bona fide residence of Pangasinan. Itong competition ito, ito ang first Pangasinan cycling for district cycling challenge na nagaganap ngayon. Patapos na to, final 7 na lang. Final 7 na lang ito. Uy, liguring kami. Bigyan nyo naman ng sabon, puro kayo tubig eh. Okay. Mamaya, on the way na to sa Max's Restaurant. Medyo naamoy na, mga kaibigan. Roughly 7 kilometers to the finish. Papasok na kami sa Poblacion Town, Mangaldan. Nalagpasan na namin ng Romana Peanut Brittle. Sa lamang ni John Ray Bukat na to, pwede pa nga siya mag-take out sa Peanut Brittle eh. Sa Romana Peanut Brittle, pasalubong sa kanyang mother. May 15,000 naman siya eh. Pero still, the race is up in the air. It's everybody's game. Wala pa ho talagang sumusunod, ano? Siguro ang nakita ko, siguro 100 meters back ay walang nakasunod sa kanya. Nawala na ang mga big guns na inaasahan natin dito, like El Joshua Carina, Aiden James Mendoza, si even si Bonnie Joe Martin, wala na dito. Though sabihin na nating meron ng Excellent dito sa harapan, ano? So about 5 kilometers to the finish. Roughly 5 kilometers, ladies and gentlemen. Nandito po tayo mismo sa town ng Mangaldan. At heading towards San Fabian. Among the 3 towns na iniikutan nila ngayon,
dito sa final 3 lap na ito, John Ray Bukat. May bukas pa kaya para kay John Ray Bukat? So puro motor na lang po nasa likod ngayon at nakita niyo po, kulang na lang po ay bigyan ng sabon itong si John Ray Bukat. Ligong-liguna. At talagang refreshing to, para pang alas 9 yung feeling niya ngayon eh, no? Pang alas 9, pang umaga na yung gising, yung ano niya ngayon, feeling niya ngayon. Malamig na, John Ray Bukat yan, no? Ayan po, pedal niya ngayon. Nasa big chain ring siya at the ano ba yan? 55 ba yan? Parang 55, ano? Alright, this is John Ray Bukat. Ito po ang mga successors, will be successors ng mga big guns of DAX EXN in the future. John Ray Bukat, the rookie, the esquire of Excellent Doodles, ay nandito po ngayon sa harapan nyo, ay being assisted by Mr. Jess Garcia Jr. Siguro sinasabi yung distance niya from the chasers. At makikita na natin yon. Wala pong iba, John Ray Bukat, no? Will somehow walk away with 15,000 pesos. Malaki po yan. Malaki po yan sa isang one day race, ha? Napakalaki yan. So right now po, 35, mabagal po siya ngayon. About 4 kilometers to go. 4 kilometers. So titignan po natin kung ma-maintain itong San Manuel Pride na ito, ang kanyang dominasyon dito sa competition na to. Ito na po, babasahin na naman. Ayan po mga kaibigan, nalunod na po mga kaibigan. Mukhang kung matalo po ngayon si John Ray Bukat ay nalunod sa sobrang dami ng tubig na binibigay sa kanya. Ngayon ako po, ito na nga po. Here we go. For final, maganda ito mga kaibigan. The trio of El Joshua Carino, Aidan James Mendoza, and John Ray Bukat. Magkakaibang team po ito from Philippine Navy, Go for Gold at Excellent Noodles. Mainit ito, maganda ito ah. So maganda po yung laban ngayon, magkakaibang team ito ah. Final 3 in my approximation. Titignan po natin. Territory po to ni El Joshua hanggang sa makarating dyan sa welcoming mark ng pagdating po dyan sa San Fabian. Hindi na territory ni El Joshua yan. San Fabian yan. Pero pare-pareha silang hindi territory ang San Fabian. Titignan natin. Medyo anong bang yan? They're still sizing each other up. Sabi nga ng mga umbeterano ka talaga. Ano ka muna ngayon? Kalmado ka muna ngayon. Pakiramdam ngayon, they're sizing each other up. Medyo malaki tayo ng konti. Bumuntat na lang tayo sa apwit muna. Pero sa finish line, dapat medyo nauna tayo ng konti ah. Hindi ko sabihin, nakabuntot lang tayo din, di ba? Pero nasa harapan tayo. Nakabuntot, pero nasa harapan tayo. Ang labo nun ah. So ngayon, medyo enough na makapagsabi pa tayo. It's still the competition hangs in the balance. So humiwalay po, no? Naiwan nyo. Ito, nandito po ngayon sa harapan nyo. Lumalapit, nag-iisa lang, oh. Si Aidan James Mendoza of Go for Gold. Biruin mo yon. Akala natin John Ray Bukat yun. At this juncture, at the head of the race, Aidan James Mendoza, a 23-year-old rider and sprinter of Go for Gold, born on July 21, 1999, dito po sa San Manuel, Pangasinan, a first-class municipality in the province, at dati po siyang miyembro ng Team Coratec. At siya po ay under 23 overall champion ng Vuelta Dagupan Tour of Pines in 2017.
At in 2019 po, Mendoza wound up the second and third stage of Tour de Shaq, a UCI 2.2 race in Indonesia, second and third respectively. Ito po ay just widened the gap by about 5 seconds dito sa mga sumusunod na climbers from the Philippine Navy Standard Insurance in the person of L. Joshua Carino, a 30-year-old rider of PNSI at ito pong 22-year-old climber from Excellent Noodles na si John Ray Buka. At ngayon po, down to 3 kilometers to go po ang tatapusin na lang nitong si Aidan James Mendoza, na siya rin po ay nagkamit ng several wins in the past, like pagiging second runner-up on stage 6 under the banner of 7-Eleven during LBC Ronda Pilipinas Anniversary Race in 2020. Ito po si Aidan James Mendoza, one of the top rider, talaga naman pong tough cookie of Go for Gold. Nasa harapan niyo po in 2021 under the banner of Go for Gold, Aidan James Mendoza became the Tour of Thailand 2021 stage 5 third runner up, and the following year in 2022, Mendoza of course outsprinted rivals, becoming the stage 3 winner of LBC Ronda Pilipinas 2022 stage 3. Ito po si Aidan James Mendoza ngayon, pulling out all the stops just to win this competition. Coincidentally, today is Mother's Day, and this is the bridge which connects the towns of Mangaldan and San Fabian. Nalalapit na po ang finish line, about 2 kilometers to go. At ang mga nag-go-for-go dito ng mga kanyang mga kasamahan ay si Warren Bordeos, si John Paul Loretta, Dominic Perez, at wala lang pong iba kundi pong nasa harapan nyo. Ito po si Aidan James Mendoza ngayon, na siya rin po ay naging third overall dito sa Tour of La Union. Overall, third overall po yan ha, ng Tour of La Union. At the following month ay siya rin po ay naging of course second runner-up. Pangatlo po kay Ronald Oranza. Nalalapit na po mga kaibigan, at ramdam na po ni Aidan James Mendoza ngayon ang kanyang fresh legs na talagang gumagana ngayon, and making a beeline for the finish. At in case po pag nanalo siya dito, he will walk away with 15,000 pesos in time of Mother's Day. Kumbaga, kakaiba po to, no? Talaga pong very timely in case this Go for Gold rider, a 23-year-old rider, a former under 23 of Go for Gold and 7-Eleven, in case siya po ang manalo dito sa competition na to, no? At nasa San Fabian proper na po siya ngayon, at about siguro 300 meters to the finish ngayon. Is pedaling side by side with Manong Jess Garcia to the finish on the premise of the municipal hall and the finish line. Ito po mga kaibigan, dumadami ng tao, meaning ito na po, papalapit na finish line, at naghihintay na sa kanya ang mga kanyang fans, including some bystanders, onlookers. This is Aidan James Mendoza. Aidan James Mendoza po mga kaibigan. All roads lead to this finish line dito sa 4th District of Pangasinan. Titignan po natin ang second place, Aidan James Mendoza, ladies and gentlemen, from San Manuel, and Go for Gold ang layo po ng diferensya ni Aidan James. Grabe yun, no? Grabe, paano nang hina yung mga nakasunod, no? Trio yun eh. Trio of John Ray Buka, Aidan James Mendoza. Okay, gunning for the second and third right now. Titingnan po natin, John Ray Buka. Tingnan natin, John Ray Buka ba ito? El Joshua! And then, John Ray Buka, ano? Okay. Okay, El Joshua po, pangalawa. Ano pisa, El Joshua? El Joshua Carino po ang pangalawa. Grabe yun, bakbakan yun, no? It's a photo finish dito sa second and third.
Alright, ladies and gentlemen, sa harapan nyo po ang second runner-up ng first Pangasinan 4th District Cycling Challenge from Excellent Noodles and San Manuel Pangasinan Pride. Wala pong iba ko, si John Ray Bukat. Magandang hapon po. Oh, John Ray Bukat, nangunguna ka na. About siguro close to winning ka na. Siguro 3 kilometers to the finish. At biglang nagdatingan tong si Aidan James Mendoza at si L. Joshua Carino. Paano nangyari yon? Hindi, pero napansin ko rin talaga medyo mabagal ka na, no? 35.6 at pinaliliguan ka na nga eh. Nakakaramdam ka na ba dito sa mga oras na to hanggang palapit yung San Fabian? O, kanina kasi sir, ano eh, maaga yung pag-angat ko kanina. Malayo pa pala, isang ikot pa. Tapos nabutan, last 3. Tapos ginutom po, kaya wala na po eh, wala nang maisipa. Kaya pagkadikit po nila, tinutok ko na lang. Lumambot na yung tuhod mo, in other words? Wala na po, di na po makatayo kanina eh. So, sa mga oras na nagli-lead ka, naramdaman mo ba na tingin mo baka ikaw makakuha? Baka ikaw makakuha? Oo, kasi yun din po yung gusto ko sir eh. Para ano po, manalo din. Ilang Excellent Noodles ang sumali dito aside from Bonnie Joe Martin? Dalawa lang po kami sir. Dalawa lang. Wala ka bang babatiin ngayon? Pinabati ko po at nagpapasalamat po ako sa sponsor namin si Boss Alex, yung asawa niya po, tapos yung mga anak niya po, si Boss Justin, Boss Adrian, Boss EJ, Boss Aljan. Nung po, maraming salamat po sa suporta sa Team Excellent po. Today is Mother's Day, sino babatiin mo? Binabati ko po yung magulang ko. Okay. Well, once again, John Ray Bukat. Good day, Dwayne Entertainment. With us is the, of course, the 2018 Le Tour de Filipinas champion, the Philippine Navy Standard Insurance climber, and pride of Mangaldan, Pangasinan. Wala pong iba kundi si L. Joshua Carino. L. Joshua, kumusta? Hello, pagod po, Boss Dwayne. Yes, kumusta naman ang experience mo dito sa grueling first Pangasinan 4th District Cycling Challenge? Masaya kasi kakabalik ko lang ulit sa palaro ni Sir Jassy kasi nakatatandaan ko 2017 ko yata yung nanalo dito eh. Tapos yung mga ibang taon absent ako, so nakabalik ulit ako ngayon. Tapos yun, masaya na rin kahit second eh, pinilit naman sa first kaso wala talaga, hindi kinaya. So sa tingin ko, given your age, ilan taon na ba si L. Joshua ngayon? 30 po boss Doy, 30 na, tanda na. O 30 na, given na yung your age, 30 years old, talagang may asim pa si Joshua pagdating sa cycling. Maasim na yung ano, amoy ko eh. Maasim at amoy araw ba? Halo na, kulang na lang shampoo. Pinakita mo lang dito sa mga kadistrito mo na nandyan pa rin ang kalakasan ni L. Joshua. Nahirapan ka ba sa competition nito, given na experience ka talaga at seasoned rider? Una-una mahirap talaga kasi yung ano natin, weather natin mainit. Tapos pangalawa, mag-isa ko lang na naglaro. Kaya tapos syempre yung mga bata ngayon malalakas na rin. So ginamit ko na lang din talaga yung veterans mo. Pero although hindi man ako yung first, okay na rin. At least nasa podium pa rin. Yun na lang din ang pinaka, kasi kanina tatlo kami. Tapos mag-isa ko lang, so no choice na ako, kaya maghahabol talaga ako. So if I remember, mga Navy na mga taga Pangasinan o Ransa, nasa Cambodia naman. Steve Hora, ba't wala dito from San Manuel? May inayos ata sa Manila eh, may inayos si Kaso. Kaya yun, mag-isa ko lang din talaga. Supposed to be, di ako lalaro dito. Kaso nag-chat si Kuya Jassy. So pinaunlakan ko naman para, kasi taga dito naman, so kailangan representative. At total of 4 laps ang nandito. Ang unang lap, ito yung about sa caravan. Iikot ka sa dagupan. 2, tapos bumasok ang 2, 3rd and 4th lap. Saan ba doon ka nahirapan talaga? Sa second lap, doon ako nahirapan kasi ramdam ko yung init. Tapos nung 3rd lap, may mga tao naman na nag-abot ng tubig, so nakatulong naman yun. Pinambubuhos ko na lang din. Tapos, okay, malaking tulong ba to in case na sasali ka dito sa National Championships qualifying? Opo, kasi isang tune-up race to para sa nalalapit na national para sa Philippine team. So kailan ba naging member of Philippine team itong si L. Joshua Carino? Ito basta last ko ito 2022. So 2019 nakabalik ulit sa national. 2019 to 2022. Okay. So once again live dito sa San Fabian. The first runner up nitong first Pangasinan 4th District Cycling Challenge, L. Joshua Carino. All right, Dwayne Entertainment.
kapiling po natin dito ngayon ang isa sa mga Gopher Gold striker. Wala pong iba kundi ang unofficial champion of the inaugural Pangasinan 4th District Cycling Challenge na ginanap po dito sa 4th District of Pangasinan. Ang kaharap ko po ay si Aidan James Mendoza. Kumusta naman? Ayos naman. Aidan James Mendoza, siguro in my approximation final 2 or final 3 ka talaga or final 2 in my approximation humiwalay dito sa tatlo. In-expect mong bang makakahiwalay ka ba dito sa tatlo na ito? Ako kasi nakatutok lang ako mag-down kaya nakatutok ka, hindi ka pagod. Fresh legs. Nakatutok lang ako kaya yun. Tapos sinubukan mo ngayong pumiga? Ako ngayon nung pumiga ka, walang umalma? Tinisting ko lang po. Walang umalma. Walang nag-check kaya tinerto ko. Ito ay 4 laps ano? So ang unang ulap ay itong umikot sa dagupan. Then after nito yung ito na nga prize proper ano. Sa 1 2 3 4 na yon, saan pinakamahirap sa iyo? Anong 1 2? Sa lap. Yung huling ikot niya kasi doon na yung last pagan talaga. Paano ka nakahabol kay John Ray Bukat? Alam mo bang nandito siguro mga final 5 ay si John Ray Bukat ang nasa harapan? Oo, alam ko kasi kasama ko siya. Tapos umiwalay. Pinanatan niya. Ina-expect mo ba makabalik? Nag-uusap ba kayo ni El Joshua para makawala dito sa kung sino mang kasama dito sa Chasers? Ay, hindi kayo nag-uusap? Oo. So, accidentally na lang talagang biglang nag-uulat kayo, magkatabi na kayo? Oo. Yan, tumutok lang ako sa kanya. Okay. Ano bang specialization talaga ni Aidan James Mendoza, a former 7-Eleven rider? Ano ba specialization talaga? Like climber, sprinter? Sprinter. Sprint. Given that this relatively flat route na itong first hapang kasi na 4th District Cycling Challenge is a relatively flat terrain, talagang of course to be dominated by sprinters primarily, no? John Ray Bukat is a climber. So, and likewise itong si El Joshua Carino. And buti naman at kahit papaano ay in the final kilometers talagang walang unmolested itong si Aidan James Mendoza. Okay, from San Manuel, wala ka bang babatiin? Yung pamilya ko lang po, binabati ko yung pamilya ko. San Manuel. So once again, here in live here in the municipality of San Fabian, this is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Bumara, o si Dwayne.